Hi guys! Welcome dito sa The Sun Taro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time. Okay, Four of Pentacles and the Devil card in reverse. Page of Wands. Oh, you're starting a new beginning. You will start a new beginning. Parang na-excite ka, nagiging energetic ka, na-exert ka ng energy, nagiging active ka dito, nagiging idealistic yung isipan mo, no? Nagiging creative ka. Kasi nawala na yung devil energy sa'yo, no? Na-release mo, no, with the Four of Pentacles. Matagal na nag-keep mo yun eh. Parang kinip mo siya or naging keeper ka ng devil energy or maybe addictions yan or pwedeng ano yan. Pwedeng negative energy, pwedeng devil energy, no? Minsan kasi hindi natin alam na may mga sumusunod pala or may mga negative entities or what, no? Yun, naano siya, natanggal, no? Pwedeng negative habits, unhealthy habits, di ba? Katulad dun sa, saan ba yun? Sa Biblia, no? Di ba? Yung tinanggal sa tao, yung ano, tinanggal ni Jesus Christ sa tao, yung sape ng mga demonyo, yung ganyan. Baka ganun din yung sa'yo, natanggal, no? Kunwari may demonyo. Natural lang yan. Alam niyo, nanggugulo kasi yung mga demonyo na yan. Kaya, ang mahalaga ay wala, no? Kung sakaling meron man. Yung ganun. Kasi, magdadala yan sila ng sakit, mga harm, di ba? Eh, no? Matagal na yan na parang in-embrace mo. Yung ganun. Pwedeng yung masamang ugali, no? Pwedeng ganun. Or demonyo talaga. Or evil spirit or what na nalbahi sa'yo. No? Yan yung nag-cause ng kung may pinagdaanan ka ng hirap or naging parang salot-salot yung buhay mo, ganun. Parang sinalot-salot yung buhay mo dahil sa mga ganyan, mga negative energies at mga evil spirits, mga ganyan. Ano yan? Harmful yan sila eh. So, yan. Nawala. Oh, natanggal. See? And, yan. Kaya nga, nagiging active ka, no? Nagiging, nagkakaroon ka na ng vigor, no? Na, nagiging, ano ka na dito, eh, yung lively, no? Personality mo na you're ready to take action kung ano man yung naisipan mo, ano, parang naging active na din yung isipan mo, yung katawan mo, ganun yun pag walang mga negative energy, yung ganyan, no? Kaya din siguro nakakagawa yung iba na hindi maganda kasi nga yung iba lang hindi ko nila lahat, meron talaga taong demonyo talaga ugali nila. Pero meron naman tao na parang sinapian na. Di ba? So yan, katulad nito, possible. Ano to? Ano tong devil energy niya? Four of Wands. King of Pentacles. Pwedeng obsession yan. No? Obsession na hindi ka na obsessed sa isang person. So parang lahat kasi ng exceeding or yung mga sobra ay parang ano siya, hindi na siya healthy. So, parang addiction or obsession. Yung pagiging obsessive mo sa King of Pentacles. Or that is a person na gusto mo mong pangasawa, naging obsessive ka sa kanya, yung ganyan. Or nawala na yan sa buhay mo. Nawala or nirelease mo na, nilet go mo na. Yung person na to, this is someone na parang naging obsessive ka dyan. Yung ganun. Or siya mismo yung devil, yung energy, toxic. Ganyan. So, what we have here is Aries, Leo, Sagittarius. Pwede din na mga evil spirits mo ganyan natanggal na sa buhay mo. Na para bang in-embrace mo pa. Yung parang hindi matanggal-tanggal sa'yo. And then, na-let go mo na.
na-remove na, natanggal na sa'yo. Ganyan. So, yan. Kaya nga naging active ka na dito eh. Talaga. Maring nang dahil sa pagiging obsessive mo sa person mo to the point na parang gawin mong lahat, no? Kahit na mali na, yung ganon. And then, parang dyan sumasabay yung mga masamang elemento or what, eh. Diba? Pagka-stress ka, no? So, yan. Nawala na. Importante nawala, no? So, yan. Kaya nagiging active ka ngayon, nagiging lively ka, eh. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Ano ang mapaparating sa'yo? Surprises from the universe, from the angels talang, no? Para, ano? Oh, stability to guys. Stability. And the King of Pentacles. In reverse. Ano surprises sa'yo? It's a person. Person ba to? Queen of Pentacles. Yeah, it's a person. It's your counterpart. Pero may devil energy siya. Siya yun. Yung devil energy. Para siya naging devil sa buhay mo. No? Siya yung may negative energy or devil or masama yung ugali. No? Yung... person mo. Pero counterpart mo yan. Yes, it's your counterpart na na-hold on pa rin to. Yun nga lang, meron siya addictions or merong hindi magandang ugali or may sapi. Pwede ganyan. Diba? Energy yan eh. So, yan. Ayan, paparating sa buhay mo. Bakit? Ang tanong, bakit? So, Taurus, Virgo, Capricorn, and Aries. Ay, wala pa na itong Aries. Puro Earth sign. Earth sign. Maliban dyan, ano pang energy ng person na yan? Hiwalay. And, or hindi siya contented sa buhay niya. Hindi siya masaya sa love life niya. Or hiwalay yan sa dating asawa. Or hindi siya buo, yung ganyan. And gusto niya magsimula ng relationship. Or may gusto siya simulan. Na gusto niya magtuloy-tuloy, mag-grow. Yun. Pareho kayong dalawa na merong gusto niya simulan. Yun nga lang. Yung sa kanya grounded, no? Sa'yo, nagiging ano kayo, nagiging positive ka, nagiging active. Kasi nawala na nga yan, yung person na yan, yung devil na yan sa buhay mo. So, yan. Pero gusto niya magseryoso. Gusto niya magseryoso. Gusto niya yung sisimulan niya ay merong growth. Yung nag-grow, rounded, yung ganyan. Taurus, Virgo, Capricorn, again, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano ba yung intention sa'yo ng tao na yan? Devil yung energy niya. Ano yung intention sa'yo? King of Wands. Wala. Wala naman siya intention. Meron na siya mga insecurities. Madami siya nakikita ang flaws sa sarili niya. Wala naman siya intensyon. Ano bang hangarin niya sa'yo? Ano ang hangarin niya sa'yo? Ang matupad ang wish niya? Na mapuntahan ka niya? What's with the Two of Wands here? Mapuntahan ka niya? Na makasal kayong dalawa? Knight of Wands? Yes! Gusto ka niyang mapangasawa, you know, for once, na magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Well, nagtagumpay ka na na-release yung devil energy na person na yan. Possible laging toxic yan or meron yung addictions kaya devil yung energy niya. Na para bang binigyan kanya ng problema, yung ganyan. Kasi toxic devil energy.
nung na-release siya, nung natanggal sa buhay mo, nagiging active ka, nagiging energetic ka. Kasi nga, possible nakaka-drain yun ng energy, devil yung energy niya. So, may hindi maganda sa kanya. No? Hindi okay. So, perso mo na yan. Pero gusto yung makasal sa'yo. No? And gusto yung magseryoso na, mag-commit, ganyan. Kasi, ano yun eh, pentacle. So, gusto nyo ng growth. So, ibig sabihin, seryoso. No? Matupad yung wish niya na ma-pursue ka niya, no? Na magtagumpay, mag-succeed yung goal niya dito na mapangasawa ka niya. So, ayan. Okay naman. Hindi pa ba nawala yung devil sa energy ng person mo na yan? Nagbago na daw siya. Parang takot. Yung baka may sapi na meron. Baka may sapi. May sapi baka. Baka ano, sinapian ng demonyo. Parang gano'n. Yung katulad na sa Biblia ba. Yung tao na sinapian ng demonyo. Alam niyo yun? Yung nilipat yung mga demonyo dun sa mga baboy. Parang gano'n. Well, nagkaroon ng transformation, no? Sa person na yan. Nagbago. No? Nagkaroon ng ending. Nagkaroon ng ending or na nag-end na yung cycle na yun na devil yung energy niya. Nawala na yung mga fears niya, takot niya, yung nagbibigay sa kanya ng anxiety. Or mawawala na yun. Ganun. Yung mga negativity sa buhay niya. Ano ang feeling sa iyo ng person mo na yan? The world? Na parang nasayang. Nasayang yung sinimulan yung dalawa. Yung ganyan. Pero, kahit ganun pa man, gusto nyo magkaroon ng new beginning. Another chance with you. Death card in the reverse day. And, rebirth. Gusto niya ng rebirth. Kasi yung dalawa. Yun yung mga dinidesire niya. Na may mga na-realize tong person na to na dahil sa toxic na ugali niya or dahil sa yung devil na energy niya, nawala ka sa buhay niya. Parang nasayang. Nasayang. Or nawala ka sa buhay niya. Kaya binago niya yung sarili niya. Ikaw daw yung lahat para sa niya. What's with the world here? It's your energy. Page of Wands. Okay. Para sa kanya, ikaw yung lahat para sa kanya. Energy mo to eh. Page of Wands. Na ikaw yung destiny niya. Feeling niya, ikaw talaga yung meant para sa kanya. Gusto niya makita, know the world, yung mga dinidesign niya, kaya gusto niya puntahan. So, possible may distance inyong dalawa para magkaroon ng rebirth, new beginning sa inyong dalawa. Feeling niya, ikaw talaga yung makakatuluyan niya. Ikaw talaga yung meant para sa kanya. You are everything para sa person na to. Nasa yun yung lahat na pinahanap niya sa magiging partner niya in life. Kaya gusto niya makasal kayo, gusto niya magpangasawa. Diba? Basang kanina. Mariban dyan, ano ang gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Seven of Cups.
Ah, madami siyang gustong mawala. Yung devil energy, yung yun nga yun yung possible yung devil's energy nito, yung meron siyang mga options or hindi niya mabitawan yung mga options niya, ganyan. Gusto niya mawala na yun. Gusto niya nga makaiwas na siya sa tukso. See, nagbabago na nga siya. Ganyan. So, ayun guys. What's with the Seven of Cups here? Possible na madami din siyang priorities. May work na nare-recognize siya sa work niya na hindi niya pwedeng bitaw-bitawan. Hindi niya pwedeng i-priority yung love life niya. Pwede ganyan. Pwede ding multiple priorities. Pwede ding obsessed siya sa work niya. Or talagang gusto niya yung nare-recognize siya sa work niya. Dahil ayaw niyang kung negosyante ito, ayaw niyang mabankrupt. Kung celebrity ito, ayaw niyang malaos siya. Kung ano man yung work nito, ayaw niyang masira or ma-destroy yung work niya. Ganun. Kasi nare-recognize na siya dun eh. So parang ganun. Ano ang goal ng person na yun? A long-term relationship. Queen of Wands. Puro connected, oh. And the Temperance. Ang magkaroon na ng alignment sa inyong dalawa. Na you will be in a relationship. You will be in a long-term relationship. Na magkaroon na ng reunion sa inyong dalawa. With the Lover's card. Na magtagumpay na magsama na kayong dalawa, na magkatuluyan kayong dalawa, yung ganyan. Maliban yun sa person na yan, ano pang madarating sa'yo? Star. Ganyan. Pag-asa the Star and Ten of Pentacles. Ah, magkakaroon ka na ng pamilya mo. Or magkakaroon ka na ng kumpletong buhay. Kumpletong buhay. Magkakaroon ka na ng asawa, no? And possible na sisikat ka with a Star. Sisikat kayo ng pamilya mo. Sisikat kayo. Pag dumating na yung asawa mo na yan, yung future spouse mo, yung person na yan, ay possible na sisikat yung buong pamilya mo eh. Kayo. Kayo ng person mo at yung magiging anak nyo. Magiging parang Star, no? Or magiging famous kayo. Yung ganun. Mayaman kayo. Yung ganun. Mayaman yung magiging buhay nyo. Masagana, kompleto, happy, a complete life. So, maganda. Star and Ten of Pentacles. Okay. Maliban dyan, yun na yung mga katuluyan mo daw. Feel ng person mo na yun na ikaw na yung destiny niya. So, totoo ba na ikaw yung destiny ng person na yan? You're meant para sa isa't isa? Oo. Lumayo to, pero babalik. Yes. Umalay mo, magkaroon kayo ng sarili yung YouTube channel, no? And then, mag-bliss, mag-grow. Magkaroon agad ng million subscribers. Di ba? Sikat kayo. So, yan. Ayan. Oh, seryoso siya. And we have here the Ten of Pentacles talaga. Sana nga yun. Yung makakatuluyan mo yun. Magsisimula kayo ng buhay na magkasama kayong dalawa. Yung ganyan. Na mag-purchase na kayo ng house and lot. Ng properties. So, hindi lang basta sisikat kayo.
stable, no? Di ba lang hindi sikat, basta masagana yung buhay nyo, di ba? At saka masaya kayo, no? Pero parang additional na lang yung sisikat kayo, no? And hindi naman ata importante yung fame, di ba? Sa iba, no? Ang importante, no? Para sa akin lang, ang importante dyan ay yung masagana yung buhay nyo, kontento kayo, masaya kayo, no? Walang problema. Diba? Yun na yung kompleto eh. Parang additional na lang yung kasikatan na yan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman to, paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.